ng T para sa your tank.
tsaka hanggang dire-diretso na doon sa building. Tubo. Kasi mahal yung PPR na tubo. Kaya pag ito, gagamitin mo dito, kailangan ito. Nasa 1 in 1/2 ang laki nito. So, yan lang mga kapatid. Sana may natutunan kayo sa aking video. At see you next time. Ang bladder tank na naman ang ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-install. Pero meron na akong ipakitang video diyan kasama na dito. Pero hindi pa kasama yung explanation ko kung anong function ng bladder tank. Ito ay steel tank na para sa galing deep well na ipifilter niya na may pwedeng carbon, pwedeng resin. Pero mas maganda kung carbon kung ang gagamitin mo ay deep well. Pero pag gagamitin mo sa reverse osmosis, kailangan mo ng resin sa mga refilling resin kasi mas maganda yon, mas medyo madaling kumapit yung asin, madaling maglinis yung tubig. So mga kapatid, maraming salamat po sa aking video. Sana may natutunan kayo dito sa aking pinakitang pressure tank. Huwag kayong bibitaw, marami pa akong video ang ipapakita sa inyo. Ito hindi pa lang ito. Umpisa pa lang ito, hindi ko pa pinapakita yung aking experience sa pagkakabit ng mga tubo sa mga sanitary, sa mga septic tank. Ito ay sa tangke pa lang tayo nagsisimula. Kaya mga kapatid, lagi niyong panoorin ang aking video. Maraming salamat. Again, God bless po sa lahat. Yan po ang pressure tank ng merong filter carbon or resin yung nilalagay dito sa pressure tank. Kaya meron siyang ganito. Para sa pagtanggal ng mga lumang carbon. Yan, ganyan. Ano yan siya ba?